figure out na nila yung kailangan nilang gawin. Yung Estes yung nagda-drag sa kanila into losing matches. Yeah. Pero since ban yung Matilda ngayon, ban yung Eve, at mostly mga hero ni Oh My V, ano ang ibibigay ng Blacklist na offensive mage? If they would stick to the Estes, kailangan nilang palitan yon. Kailangan nilang medyo ibahin yung recipe nila dahil yeah, for 3 games, hindi yun nag-work sa yeah, kanila. Hindi gumana ang panlasa ng Estes sa mga nakaraang laro. And Execration, mas gumagana pa rin sa kanila dito yung peeling off Blacklist one by one. Para pang nawala na tayo sa era ng Nice One Baby meta. Saka ano eh, for Blacklist International, kailangan mo lang isecure yung hero ni Oh My V, Wise, pati ni Edward. Yeah. Sobrang flexible ni Eson, pati ni Oheb, na pwede mong i-fit in yung draft sa kanila. Totoo. Depende sa kailangan ng team going into the 4th and 5th pick. Meanwhile, for Execration naman, they've been very creative with their own draft. Yeah. Gumagana sa kanila yung double core, pero they might want to think kung gusto pa rin nila yung ganong approach. Totoo. Another Rafaela pick for Execration. Mukhang ito talaga gusto ni Chakno na pantapos. First pick, Rafaela. Who would have thought, para? I mean, ginagawa naman na siya sa MPL Indo. Pero saan ka makakita na aabot tayo sa era ng ganon, di ba? Era, well, ng first pick ang mga supports. Eto na naman. That's gonna be a deny pick din kasi. Para kay Oh My V. Pero still, Blacklist International wants to prove everyone here on the MPL na gagana pa rin ang Nice One Baby. Totoo. Estes, priority once again for the queen. Talagang ito kasi yung ano ni Venus eh. Ito yung dark magician niya eh. Ito yung ano niya eh, yung blue eyes white dragon niya eh. Kumbaga sa isang hero kasi, ito yung talagang pinaka-closest into her heart. Oh, diba? Oh. Kung isipin mo, kung may Chakno Kufra, pagka sinabing Estes, Venus yun. Venus agad. Pero pag sinabi mo rin naman, Claude, exe yun. Exe. Ito yung kahit sino pa dun sa double K ang gumamit. Oo. Pero Benedetta once again would be on the hands of Edward. Of Edward. So, ngayon, sakit. Ano ba ang ipipick nila rito? Would they want to secure a hero dito para kay Wise? Pero it's look like Oheb. Side lane muna dito. Damage after damage ang binuos dito ng dalawang teams. This time, medyo iba ang exe, kasi itong Lunox ay pwede pang mapunta kay Ito Max, mm-hmm, at pwede pang ma-switch kay Kelra. Actually, ganun din yung Claude eh. Pwede pang mag-adjust si KLVJ dito, depende sa mga magiging picks. Agree. Rob. Agree ako dyan. And Kelra, ko definitely use the Claude as well. Pwede pang gumamit ng assassin dito si KLVJ if he would want to. Pero going into the ban ngayon dito, mga kaibigan, wala pang jungler dito ang Blacklist unless this Benedetta. Baka gulatin tayo. Baka si Wise ang gumamit. Pero for the longest time, Edward lang ang gumagamit for Blacklist International. They will be canceling the Ling. So, ang magiging primary target ngayon dito ng Blacklist is probably yung glue. Well, let's talk about the glue. Sige. For the past 5 games natin, parang nagiging X-factor dito yung glue ni Renjo. Sobrang tama ka, kaibigang Rob. Kasi talagang kapag meron kayong Nice One Baby meta na kaya mong tanggalin yung isa eh. Yun din yung naging problema nila kanina eh. Pagka binigay mo yung glue sa Execration, talagang pinapasok lang ni Renjo si Oh My V. Tapos pinapatungan niya, tapos pinipilit niyang bumalik sa teamfight. Tsaka kung iisipin mo, pag nagtabi-tabi kasi kayo pare, yung glue wapa kills, talagang susugod siya pag yung may mga army of glues na siya. Oo, yung mga minimis niya. Yung mga minimis. Wala na siyang pakialam kung sino mahuli doon. Basta sugod siya sa lima. Kasi marami siya eh. Oo. Kaya, walang malakas sa marami. Well, totoo. Kaya tignan natin kung pipiliin ba to ng Execration. Binana mga hero ni Wise. Pinipilit dito ng exe na mag-iba si Wise ng hero. Eson and Blacklist. They're taking their time para dito sa fourth pick nila. Oh, wow. Wala na rin yung Luigi pala ni Ito Max. Sobrang excited ako dito kung ano ang ilalabas ng Blacklist International. Kasi kung papansin mo, no, in terms of pattern, hindi pa sila nagiging successful with the Estes pick dito sa Grand Finals. And they would want to stick. And mind you, Manjin, match point to for Execration. Okay. Blacklist International have one more chance to force
Game 7, the very first para sa Grand Finals ng MPL. Yeah. Sagot nila rito, Granger para kay Wise. Granger, Wise, pero Uranus, Renjo. May globe tayong makikita. Urenjo, no? Urenjo. Ang ginamit niya ng 67 minutes. Pero kailangan pa ng final pick ng Execration. Sino ang mag-a-adjust? Si Kelra ba? Or si Kel VJ? Pwede pa rin kasi tong Lunox na to eh, no? In the hands of Eto Max. Eto Max, oh. So, yeah, I agree with you. Or they might still go with a Claude dito ni Kelra and pick a KelVJ Hero. So, ang dami ang flexi ng draft dito ng Execration. But they would want to have the Kagura. So, meaning, itong Lunox ito would be on the hands of Kelra and itong Kagura doon pa din kay Eto Max. Oh. Pero still with the Franco Manji. Again, Hook City. Hindi nag-work sa kanila to on the review o dun sa isang game natin dito sa Grand Finals. Hindi nakakuha ng magagandang hook on the early game. Not enough impact to get ahead on the game. Pero Blacklist International, Coach Bonchan would still stick, yeah, dito sa ganitong strategy. Stick to this strategy and he wants to prove to us that they can force Game 7, mm-hmm, with the Essons Franco. Kanina na shutdown to. Rob Luna na iiwasan ng Execration yung mga Iron Hooks. Mm-hmm. Gamit lang yung Holy Healing. Pero, na meron dito yung Light of Retribution, na meron dito yung Rafaela. So, mm-hmm, same story ba mangyayari? Well, we have to find out, Manjin. Pero ang difference kasi dito, eh, wala namang Ling. Yun yung isa sa nagpahirap din sa kanila during that game, is na open yung Ling together with, yeah, the this Claude. So, yeah, right at this point, isa lang yung sabihin na natin yung pinaka-problema nila. Correct. Going into late game. At pwede nilang sabayan dito ang ibang members ngayon ng Execration. Yeah, tsaka kasi kung iisipin mo, Rob, mas madaling mag-Franco ngayon, mm-hmm, kasi Claude Picto na kailangan talagang mag-farm eh. Agree. Kasi yung Link tama kay madaling makakaalis, pero itong Claude medyo mabagal to eh. Mas mabilis din kasi yung mga Lancelot, yung mga Link, sa pagkuha dito ng power spike na mabilis. So yeah, I think kaya to na isip ni Bonchan is kailangan natin mag-delay, pero hindi pala delay ang gagawin kundi first blood kay Eto Max. Papagamit si Eto Max ng heal. Ang ganda nung pagkaka-knockback doon sa flame shot. Pero wow, that was a perfect opportunity for the hook together dun sa slow din ni Oh My V. So kailangan maging mindful ng Execration dito sa mga ganong mga hook ni Eson. Yep. Pero hindi delay si Eson, actually. Mm-hmm. Actually, nakita niya ata sa mabandang Kramer. Oh, na-steal niya yung maliit Kramer dito. So, may unting delay. Ito lang kasi ang kailangan talagang gawin dito ni Eson Manjin. Talagang sundan lang kung saan iikot si KelVJ. Potentially, i-cancel or i-delay yung pag-farm niya. Oo. Tapos, i-reset niya lang ng i-reset yung mga jungle para dito kay KelVJ. Uncle Eson, once again, sa kanyang mga unorthodox picks, Blacklist International lang nag-utilize ng Franco all throughout the regular season. At ngayon, binabantayan ni Jack, no, eh, sabi, yung hook eh. Sabi ni Jack, no, bantayan na natin. Hindi pwedeng makahook si Eson this time. At nakabantay din si Eto Max. Look at this. Pati yung payong niya, nilagay niya na doon sa spot kung saan pwedeng mag-spot si Eson. Nakay Eson ang camera. So, ang gagawin lang dito ng Blacklist International, specifically with Eson, is man-disrupt ng farming dito ng Exe. And sobrang static ng side lanes dito ng Blacklist International, and they could definitely win on their own respective lanes. Correct. Yung Benedetta sa top lane, and as well, yung Harit sa baba. And for Wise, since na-hit niya na, nauna siya na nag-level 4 dito, maganda rin ang positioning dito ng Blacklist, they could potentially take the first turtle. Yun nga, nauna din doon si Renjo, pero walang damage output, of course, ang Rafaela at Uranus. Kahit dyan, makukuha dito si Wise ng magandang Death Sonata. And same story as the other games. Blacklist International taking the first turtle. Ito talaga ang strength ng Blacklist International, and they're sticking with this kind of strategy. Getting ahead on the early game, having the best, the better economy, and probably end the game papagka nag-respawn na yung Lord, getting objective after objective. Pero for Execration, they know their power spike. Kaya nilang pumalag, specifically on the late game. Yeah. At hindi na didelay si KelVJ dito, kaibigang Rob. Kanina pa nag-a-attempt si Eson doon sa mga Iron Hooks, pero naiiwasan ni Kiel.
Pero kung papansinin mo sa mapa, si Edward e medyo malayang umiikot ngayon. Oo nga pala. Speaking of malaya, malaya rin nakahook si Eson dito. Edward, nandito siya sa gilid. Here comes the dash in. At ayun yung mga dead zone nata. Singing overturn na activate na ni Ito Max. Merong paghawak ng kamay, of course, si Venus sa kanyang mga kampe. As Blacklist will pick off one, LBJ now down. Dito na yu-utilize ng maigi ng Blacklist International yung Benedetta. Mas mauuna kasi siyang mag-minion wave clear compared to the Uranus. Mas magkakaroon ng impact dito si Edward dahil nakakatulong siya sa early rotation ng Blacklist. Dito nga niya ginamit yung kanyang Hunter Strike para mas mabilis siyang makapunta sa mga teamfight. And perfect yung opportunity na yon para ma-pick off doon si KLVJ. Here we go, Blacklist International. Kahit paano, nakakuha na magandang lead. Tama ka, Rob, eh. Ilang beses na nandito sa ganito sitwasyon yung Exe para bang kahit makapitas na makapitas ang Blacklist. Mm-hmm. Yes. May part pa rin kasi na yung Exe gusto nila na tumagal. Parang pinapahirapan pa sila eh. Parang oo, ganun. Medyo sadista. Oo, kung iisipin mo, gusto muna nilang nasasaktan sa una bago sila pumalag. Kung baga gusto nila action film sila, nagpapabugbog lang sa umpisa. Exact. Pero kung iisipin mo yung series na to, ah, ang tunay na nabugbog sa umpisa, Blacklist. Baka Blacklist wala yung tunay na bida dito, pare. Yun ang ating aalamin, Manjin. Dahil yung mga turtle takes, yung mga early objective dito sa ating laro ay nasisecure ng Blacklist International. Here we go, Blacklist. Objective based playstyle. Oh, him! Tatamaan ngayon ang Chaos Assault. Sumama yung last dead zone nata mula dito kay Wise. Eson is here. Kinagat yung butterfly. Wow. At nag-miss din yung iron hook Kelra. Medyo salam yon man, Jean, kasi yung mga dead zone nata tinangke nung crab. Kaya hindi masyadong nabawasan si Kelra. And at timing din dun sa kanyang order of brilliance. Wow, what a comeback doon ng Execration. Kahit papano, nakakabawi sila dito. Ang ganda ng dodge ni Kelra dito, pero ito, Max, mapapagamit siya ng second skill. Ito yung kagandahan kasi sa isang Kagura, meron kang enhance, innate purify sa iyong mga kamay. Hook once again mula kay Eson, pero walang bloody hunt. Pero papasok na naman si Edward. Look at this! Nakakapatay ang Blacklist doon sa bottom lane. Oheb! Outplay is real. Synchrovision, Kelra. Meron mo siyang butterfly. Kulang ang kanyang stacks. Ayan na nga! Galit na! Gutom na, Kuya Eson nyo! Wala na rin kasing choice doon si Kelra kundi lumaban. And for Oheb, kailangan lang mag-play safe. Baka babato pa siya ng isang Chaos Bolt. What an outplay coming from our rookie ng Blacklist International. Dalawa ang na-pick off nila kaagad doon and mukhang mababasag na rin nila ang tore dito sa baba, Manjin. Binabanggit nyo kanina, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, na ang Estes ay para bang hindi na nagiging effective sa game na to. Pero ang kailangan lang naman pala ng Blacklist ay extra push ng damage dahil dito sa mga hooks at sa mga pick-offs ay nakakuha sila ng magandang leap. Pero ang sagot ng Execution, huwag tayong masyadong mag-react. Pero nandito ng Blacklist. Sugod dito, hook once again. Hindi na makakali si KLVJ. Ito Max this time ang inaatake. Ito Max mapapapunta dun sa payong. Flame shot out. Renjo is there for the save. Nandito na naman si Franco. Eson trying to scout out a hero para sa kanyang hook. And Blacklist International, unting-unting nagkakaroon ng magandang lead sa laban na to. Tama ka, hindi nagre-react yung Exe, pero parang deleksyon eh. Parang kailangan nila mag-react eh. Mukhang mapipilitan nga silang mag-react dito. Tatlong turtle na ang nasisecure ng Blacklist International at baka ma-invade na rin nila tong orange buff ni KLVJ. Okay. Kiel, hindi niya nakuha yung orange, napunta pa kay Wise. Wise with the Retribution. And wow, sobrang delayed ngayon ng Execration. Tama ka, Rob. Nakakapag-farm pa rin. Pero dahil tuloy-tuloy ang gera, parang ganyan. Flicker to the hook, bre! Uncle Eson making the plays for Blacklist International. Blazing duet para KLVJ. BMIO, pero inabangan ni Edward. Para bang inabangan sa kanto, tol? Alam na alam niya na babalik doon sa unggoy. Oh my, Edward with the plays. Pero kung iisipin mo, nagsimula yon dun sa magandang hook ni Eson. Follow up ng Rhapsody doon ni Wise. And it looks like Blacklist International with the lead, huge lead against Exe. Flashy plays mula sa Blacklist. Iron hooks after iron hooks. Execration, nawawala na sila ngayon ng ways to farm.
this is the strategy from game 1 and game up until game 4 sa side ng Exe. Na-download na ba ng Blacklist International yung code? Mukhang nagiging maganda ang resulta ngayon ng Blacklist International with this Estes. Sama mo pa tong Franco. Ang ano ba ang nabago rito? Medyo naiba kasi ang hero ni Edward and as well ni Wise. Medyo offensive in nature. Ito ang nagiging X factor talaga sa Blacklist ngayon. Itong Benedetta na to. Correct. The Benedetta ni Edward na napakalupit mag-flank. Oh, okay! Another hook mula dito kay Esson. Mega kill na rin ang kanyang Franco. And ito nga lang talaga kapag Franco, pare, 50-50 talaga yung laro eh. Sa kapag ka nasa ganitong sitwasyon ang Blacklist International, pagka yung lead nila ay umaabot sa around 7 to 10,000 lead, bihirang-bihira makakomeback ang kanilang mga nakakalaban. KLVJ. Oh my, sobrang confident na ni Edward dito. Final blow, nakulong si Kelra. Hindi siya makalakad, hindi siya maka-out. And look at this, yung bottom lane doon sa kabilang camera natin. Hawak kamay na si OHF, si Wise at si Oh My Venus. Renjo ngayon, namumula kalahati ang buhay. Execration. They're starving right now sa kanilang jungle. Bitin pa ang damage dito ni KLVJ Manjin. This might be secured for Blacklist. Hindi pa naman to Luminous Lord, pero mukhang magko-contest ang Execration. Here we go, pasok daw. Mayroong magandang hook na naman si Renjo. Tatamaan, knock-ups para sa lahat. Pero nagpailaw na si Oh My Venus. Sabay si Chaknu ay hindi na rin mabubuhay. Uhook City! Uhook yan, boy! Sabi ni Esson, KLVJ maiwan dito. Napagamit na lang ng Desperate Blazing Duet. Apat ang nawala sa Exe. Rob Luna, mukhang Game 7 ang gusto ng Blacklist. 13-1, Hook City is real mula dito kay Esson. Wow, almost a wipeout para sa Execration. Given that secure pa ng Blacklist yung Lord, papunta pa lang yon sa baba. Ano eh, medyo late na rin kasi talaga na makakadating doon si KLVJ, pero it looks like Blacklist, okay. Hindi nahihintayin yung Lord. Okay, hindi na rin inintay si Renjo dito. Renjo will fall down. Ayun na yung Moonlight Immersion. Nagmula dito kay Oh My Venus. Habang sinaohed ngayon, popping the passive. Ying Yang overturned, Blazing Duet. Nagkasabay-sabay na lahat ng skills. Symphony of Skills are real para sa side ng Exe. Ultimate defense for Execration. They will pick off Esson. Shutdown gold yun. Meron pa rin Lord dito, but KLVJ, one hit delete. Blacklist International, we are going to game number 7. Wow, Blacklist International finally. This winning moment is brought to us by Master Sikreto ng mga Guapo and Rob Luna. Nag-work ang Estes para sa kanila. Mukhang nag-work talaga, pero it all props to that Benedetta. Siya yung talagang nagpe-pick off dito kay KLVJ.